Happy Thursday, September 19. Hi sa aking maliit na dalaga. Hello! Nagplansya siya habang nanood ng TV. Si Myra, mahilig siya sa horror movie. Horror movies. Ang naplansya ni Myra, damit niya isa. Sabi ko, plansyahin mo yung damit mo. Na-plancha ko kay Sammy, sampu na. Pero yung sampu na yon kasama yung tahi dito, kasama yung tahi sa baba. Kasi si Sammy, pag nagdadamit, pagtapos niyan, lahat punit. Kasi lumaki na si Sammy, ang mga damit ni Sammy, masikip na. Kailangan na palitan ng mga malalaking size. From 26 to 28. Makikita niyo dito ang aking bilal is everyday busy. After ng school, mag-marries, mag-shady-shady, nag-a-attend ng kasal. Parang dito sa amin ngayon, sunod-sunod ang kasal dito sa amin ngayon. Tapos, busy-busy siya. Naiinis ako kasi lagi bagong damit, bagong plancha, araw-araw, sukat, bukas naman. Iba na naman gulay ang damit, maraming labahan, maraming planchahin. Yung ina, nakukuba na sa kakaplancha. Ayan yung isa, oh. Scarf pa lang, isang dipa na naplanchahin. Tapos lalo na yung kay Bilal, kay Elias, yun ang nakakapagod na plancha. Pag yung sa akin, planchahin, hindi ko na inaayos, basta madaanan lang ng plancha. Grabe ang buhay ng isang ina, no? Hindi ka pwede hihiga ng isang araw. Talagang kailangan mong tumayo galing sa school, papunta sa school, maghanda ng pagkain. Hindi manimar. Kailan kaya ako makawagpahinga? O dalawa na yung natapos niya. Ay, isa pa pala! Grabe yung ano, pajama malaki, scarf malaki, yun ang ano, pagod. Pero sa atin, di ba sa Pilipinas, huwag na, plancha-plancha, halang ano ng kuryente, bayad. Dito kasi, hati kami ng in-laws ko. Minsan, hindi ako nagbabayad kasi walang pang-abot. Sige ko, bunuhan mo muna. Sunod na ako. Sila, yayamanin naman sila eh. Ito na yung aking short video lang muna tayo, mga sisi. Ito yung aking Bilal na yun, oh. Papunta siya ng kasal. Ganyan yung formahan pag pumunta ng kasal. Iba-iba lang ang color ng damit. Nakaraan, color white siya. Nakaraan, color brown. Parang pang-apat na araw na to. Maliban sa araw, mayroon din sa panggabi. Iba din yung gabi, iba din yung araw. Grabing busy niya. Sa family namin, hindi napunta yung sister-in-law ko. Siya na lang lagi napunta. Kasi dito, pag may kasal, mayroong ano, bayanihan na magbibigay ka ng 500 bawat pamilya. Kapag sa pamilya mo naman may kakasalin, sila naman magbibigay sa iyo. Kaya isang barangay pupunta talaga kapag may kasal. Isang membro ng pamilya para magbigay ng ang tawag niyan, eh? Amot sa Bisaya. Magbigay ng pera. 500 ang bigayan. So, this is it for guys. Pagod ako, marami pa akong planchahin na yun. Nasa upuan. Higaan ng iba. Hindi talaga mabakanti yung upuan ko ng planchahin. Kasi after ko mamalansya, maglalaban na naman ako. Lalong lumalaki na yung mukha ni Rosana. Double chin. Double chin. So this is it, Pansit. Thank you for watching. Bukas.
kasi tour ko kayo or ewan matapos. Hindi pa ako matapos ngayon kasi marami kay Ilya sa damit. Ang lalaki, pajama, isang dipa. Pang ano pa kung mga dalawang araw pa ako nito matapos guro. Gusto ko bumisita doon sa mama ni Daniela. Kasi kagagaling lang niya ng this is her third chemotherapy session. Ayun nga pala no, chika tayo kay Doc Willy Ong. So sad no, kasi napaka ano niya na. Ewan ko bakit yung mga taong mababait, meron pang ano, malubhang ano, kalagayan. Diba, may kasabihan na yung mga mababait, maagang kinukuha ni God, no? Grabe. Shock ka na lang, mabalitaan mo na lang. Tapos yung mga masasama, ang tagal-tagal ng buhay dito sa mundo. So sad yung ano ni Doc Willy Ong talaga. Ang laki ng stress niya nung hindi siya nanalo ng eleksyon. Doon nakuha niya yung ano daw niya, yung sakit niya. Doon daw siya na-stress lalo. Ewan ko, sino ba yung nag-comment din kasi na, alam mo Doc Willy Ong, kahit 10 times ka pang tumakbo ng tumakbo, hindi ka mananalo. Grabe naman din, oo. Grabing paghusga. Kaya, kayong mga ano, commentors or bashers, haters, dahan-dahan sa pag-comment ha. Kasi, baka ako, ma-stroke ako, oo, mamatay ako bigla. Hindi katulad ni Doc Willy Ong, nakapagsalita pa siya. Eh, baka ako mamay-stroke sa inyong pagka-bash dyan. Joke lang. Bitaw, I love my all haters, viewers, bashers, and ano pa klase mga sirs dyan. Bitaw guys, super nakakalungkot yung buhay ni Doc Willy Ong sa kanya. Ano ngayon? Laban sa kanyang cancers na sarcoma na nagtatago sa loob ng katawan. Na ang laki ng pinayat niya. Nakasikan chemo si Doc Willy Ong ngayon. Pag-pray natin lahat na sa kanyang kabaitan, malagpasan niya ang kanyang cancer journey. Ang kanyang cancer journey. Sana Doc Willy Ong, babalik pa po kayo sa pagpapayo sa amin, sa pagbibigay ng mga information about sa mga sakit-sakit, lalo na sa aming mga mahihirap na kailangan kayo talaga sa libreng pagbibigay ng mga information, libreng konsulta. Public service talaga si Doc Willy Ong ng free. Free public service. Pwede ka magtanong sa kanya. Libre. Mabait si Doc Willy Ong mo. Grabe. So, ganun sigal talaga siguro guys pag ang tao nagkakaedad na. Andyan na yung mga sakit sa katawan. Andyan lang yung excuse lang talaga. Diba? Tulad namin, tumatanda ako, may diabetic ako. So, ano na ako mga si Bilal, going 17 years diabetic patient ako. Strong, lumalaban pa rin. Pero minsan talaga nakikrave ako. Talagang kumakain ako. Minsan may cheat days talaga. Kasi yung katawan mo naghahanap ng rice minsan pang energy. Pag hindi ka kasi kumakain ng rice, nanghihina ka. So, minsan talaga kumakain ako ng medyo madami. Lalo na pagpagod, medyo madami talagang isang platong kanin. Tapos si Elias naman, he is a heart patient. Na-stroke yan siya, I think, 5 years na. So, ano pa rin, lumalaban pa rin sa buhay. Maraming mga gamot iniinom. Napakadaming gamot din si Elias iniinom. Marunong talaga siya mag-self-medicate si Elias. Tanong siya sa ano namin dito. May nurse dito sa amin. Friend niya.
pag ano sinabi, bibili niya siya agad. Talagang yung mga buti-buti, ang mumura dito, may mga 100, may 80, may 150, may 120. Lalagukin niya ni Elias, wala lang kutsara-kutsara niyan. Ganyan siya minum ng ano, ng mga gamot. Yung table naman sa kusina, yung round na table, kalahati noon, 1/4 sa table, lahat ng gamot ni Elias, ang 1/4 sa table. Huwag na huwag mong galawin yun kasi magagalit din siya. Ang kanyang arrangement. Ano, marunong yun siya mag-self-medicate. Sabi ko sa kanya, halika na, magpa-check up tayo. Ayaw niya. Ewan ko. Sabi ko, mali man yung ginawa mo kasi hindi yan prescribed by doctors. Ikaw lang mismo nag-ano-ano dyan. Tapos mahilig pa uminom ng Sting. Sting na yellow. Yan ang favorite niya. Tapos yung sumakit yung gilid niya, yung sa likuran niya, yung dalawang tagiliran niya sumakit. Nagsabi siya dun sa friend niya, bakit daw sumakit? Sabi niya, eh nakita siya uminom ng Sting. Sabi niya, ito inom ko araw-araw pampalakas. Kasi mahina daw siya pag hindi siya uminom ng Sting. Sinabihan siya ng nurse dito sa amin na friend niya, bawal yung iniinom mo, tigilan mo kasi nakakasira ng kidney yan. So ngayon, hindi na siya umiinom ng Sting. Tapos, nawala na rin yung sakit ng kanyang tagiliran. Sinabihan siya. Tapos, nagiinom din siya ng gamot-gamot. Yung Sting, yung mga energy drink, hindi talaga maganda sa katawan yun, no? Kaya ito talaga yung billing kay Bilal. Ikaw, nakikita kita, uminom ka ng Sting. Ha, sige, permihin mo. Kung gusto mo, mamatay ka ng maaga. Hindi mo alam, di ba? Meron dito sa atin, ano, binatilyo. Bata pa, kasi edad mo, namatay dahil sa Sting. Hindi na umiinom ng tubig. Sting na lang ng Sting ang iniinom. Ayun, namatay. Gusto mo? Ganyang mangyari sa'yo? Ngayon, hindi ko na nakita na umiinom siya ng Sting. Ewan ko sa labas. Basta, hindi ko naman binibigyan ng pera yan eh. Ang baon niya ni Bilal, 50 rupees lang yan. 50 rupees araw-araw. Si Mayra, si Sammy, 50 lang yan sila. Ewan ko itong babaeng to. Hoy, anong kinakain mo sa 50? Binibili mo? Chicheria? Araw-araw? Hindi, wag yung araw-araw kain chicheria, Maria, Mayra. Magkasakit ka sa kidney, tapos mamatay. Aga mamatay. Puro kay chicheria, ha? Kasi guys, alam nyo, ang mura na mura ng chicheria dito sa Pakistan. Alam nyo yung pinakamalaking lace? May 50, may 80, ang pinakamalaki 80, guys. Sobrang laki ng lace. Sus ko, Diyos mio, Marimar. Tapos pag si Sammy, pag yun ang bilhin, grabe si Sammy, ganun-ganun lang si Sammy, oh. Ganun talaga. Minsan, sinasampal ko yun si Sammy, ikaw ha, ang laki ng bunganga mo kapag chicheria. Pero pag kanin, pag roti, ano-ano ka lang. Minsan, magnakaw kasi yun si Sammy habang tulog ba yung papa niya. Magnakaw yun si Sammy dun sa bulsa ng papa niya. Kasi yung, ano ni Elias, yung pang-alis, nakasabit yan, iba yung pang-tulog. Andun dito yung ano, ganun-ganun yan si Sammy. Kuha yun siya doon ng ano, 200, minsan 300. Pag walang bariya, kukunin ni Sammy yung 500. Kaya minsan, pag walang ano, laman yung ano ni Elias, may 20, sampo, 20 kukunin ni Sammy. Talaga si Sammy, mas maano pa to si Sammy sa mga matanda niyang kapatid, marunong. Pero thanks God kasi si Sammy ngayon, sobrang laki ni Sammy, sobrang taba. Kasi yung pag-alis nila talaga, pinapakain ko ng pinapakain. Tapos pagdating nila, dapat ganyan forma ng table. Pagdating nila, nandiyan na yung kanin, nandiyan na yung ulam. Ganyan talaga pagdating. Naka-ready na talaga yan. Ngayon, gumain na yun sila eh. Ganyan ang forma, kaya ano na, magulo na. Kumain na yun sila. Darating yun sila before 2 o'clock ng hapon. Aalis sila sa umaga is ano, mga 7:30. Starting ng class is 8. Gigisingin ko sila ng 6. Habang ako, kamulo na ako. Natayo ako sa umaga, 5 o'clock. Kamulo na ako gawa ng prata. Lapat, pat, 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 pat,
bata talaga, tsaka amlet itlog, batil na itlog yung kain nila sa umaga. Si Bilal, sobrang payat, hindi na nag-almusal si Bilal. Tsaka lang yung isang baso si Bilal. Tapos pagdating sa tanghali, kung anong dito ulam gusto niya, kakain siya. Pag ayaw, hindi. Tapos sa hapon, tsaka din. Tapos maglalaro na sila ng volleyball or cricket. Pag uy, puno-puno ng pawis, yun lalong pumapayat. Lahat, lansyahin mo yung mga damit mo ha. Dalawa pa lang yung natapos mo, akin sampo yung tapos ko. Yun. So yun guys. Nakita na ba yung malaking busis sa harapan? Ayun o. Oh. Yan yung nagdadala ng hangin. Papunta dito sa amin. Sa yung TV ni Myra na. Ewan ko. Walang English dito na ano? TV? Lahat or to? Kaya, kausapin niya siya, mag-English sila dalawa ni Bilal. Sasabihin ni Bilal kay Myra. Ano yung English ni Bilal? What? Ano yun? What you saying? Sabi ni Myra, nothing. Si Bilal, nagpalo-palo dun sa mga ano niya, sa mga usap sila sa video ko ng mga cousins niya. Eh, napaka-islang yung ano, napaka-islang yung mga cousins niya dun sa England talaga. Pinanganak, doon na. Ang what, naging wa. What are you saying? So, ganun yun si Bilal. What are you saying? Hoy, hindi ganyan tama ang pag-English, ha? Sa palo-palo ka rin doon sa mga islang ng mga pinsan. What are you saying? Gano'n siya. Napakabilib silta. What are you saying? Tapos sabi naman ni Myra, nothing. Nothing. Sabi naman ni Bilal, hoy, mali ka. Bakit? Ano dapat isagot ko? Sabi ni Myra, nothing. Oh, sabi ni Myra, sabi ko, kay Bilal, tama naman yung sagot ng kapatid mo, Bilal. Nothing. Wala naman talaga siyang ginagawa. What you say? What you see? Ano sinasabi niya? Di wala. Oh. Ewan ko ba yung mga anak ko mag English, ako na lang natawa kay sobrang mga islang. Ano ba yung ano dito? Minsan magbiro kay sami sabihin ng mga Pakistani kasi alam nila English. Siguro alam nila English, ano ako eh, Chinese, English talaga, walang Urdu. Pero nakaintindi naman ako ng Urdu, marunong ako mag-Urdu. Nakakatawa lang yun sila mag-English kasi sobrang islang. Pati ito si Elias, pag magsabi si Elias, what's your name? Anong name? What's your name? Anong name? What is your name? Hindi yung name. Napakahinampak, gaya-gaya ka rin yan sa mga ano ha. What is your name? Anong, what is your name? Doon, mag-away na kami sa mga English na yan. Grabe. Tapos, pag si Sammy at tanungin mo, matawa ka na lang kasi hindi makasagot si Sammy. Grabe to si Sammy. Manuntok na lang si Sammy kasi hindi makasagot sa English. Sobra. One day, mag-video ako. Babasahin ko sila ako. Mag-Tagalog. Tapos sila ipa-English ko. Mag-ipa-video ko to sila. Kung sinong magaling magsalita or magbasa ng English. Kasi dito, ang English, parang puro writing lang sila. Ano sila, mahirap sila sa, ano, talking, mga ganyan. So, abangan ang ating video sa aking mga tatlong makukulitanak. Pati si Elias, sa Pilipin lang yan, marunong mag-English. Dati, alam niyan, yes or no lang. Bagong-bago pa kami. Sama ko yun siya. Who is the best pronunciation? Who is the best reading in English? Ganyan. Magawa ko ng papel. E ano ko yun sila? Mag-video ko niyan. Dapat gabi na nandito silang lahat. Nandito silang lahat pag gabi. So yun guys. Thank you for watching. Ang hawa naman sinasabi ko. Bye! Subscribe our YouTube channel. Comment down and